Bali, ngayon tayo ay magkukumpay. Kapunta tayo dito sa may pataas. Kasi magtitingin tayo ng dahon ng Madre de Cacao o Cacahuate. So yun yung lalo natin kumpayan ngayon. At magtitingin tayo kung merong natitira pang dahon ng Cacahuate. So ito yung itsura ng lugar dito sa amin. Nasa pananakamin kami ng bundok ng Mount Falcon. At magtitingin tayo dito kung may makita tayong pangkumpay. So dito sa amin katapos na magputihan ng ano, ng lansones. Katapos lang ng season na lansones. Yan, tuwing na tayo makakumpayan, dito nagtitingin ng ipil-ipil sa kalsada. Kasi maraming pag wala tayo makakumpayan, yan, dito tayo nagtitingin ng Cacahuate tabi ng kalsada. Yan, Cacahuate. Kaso kakunti pa yan, pagbalik natin, kuhin natin yan. Hanap pa tayo dito sa bandang unahan. So dito marami tayo nakuhang dahon ng Cacahuate. Yan, itong mga dahon ng Cacahuate mula dito papunta dun. Tapos itong side na rin na ito papunta dun. So yun yung ating kukumpayin ngayon. At posible ba na makapagsimula tayo ng goat farming business kahit limited lang yung ating lupa? So dito sa kambingan ko, hindi naman ganun kalaki yung lupa na pinaglalagyan natin mga kambing. Pero sa pamagitan ng cut and carry, pagkukumpay, kung saan yung ating mga alagang kambing nasa loob lang ng kulungan ng kambing, tapos kinukumpay lang natin. So yun yung isang way na method na pwede nyong gawin kung gusto nyo magsimula ng pagkambingan sa limited na lupa lang o lugar o space. Malaking advantage kapag confinement method yung gagawin natin dahil nakokontrol natin yung ating mga alagang kambing. At the same time ay less lang yung sakit na pwede nila makuha dahil controlled nga sila. Nasa isang lugar sila na control natin at hindi natin pinapalabas. Habang tayo nagkukumpay dito, may nakita tayong kambing. So ito yung halimbawa ng pre-range na pamaraan sa pagpapalaki ng kambing. Ano, nakagala lang sila. Nakatali. Nakatali sa puno ng saging. Tapos hinayaan lang na makakain ng iba't ibang uri ng damo. So yun yung ibang method sa pag-alaga ng kambing. Pero sa tulad kung limited lang yung space o yung lupa na pwede natin pag-alagaan ng kambing, so kailangan natin tumiskarte, gumawa ng panibagong method or paraan kung paano natin mapalaki at maalagaan yung ating mga alagang kambing. Kaya naisip nga natin is yung confinement, yung nasa kulungan lang sila tapos kinukumpay lang natin tulad nito. So yun yung kumpay natin sa ating mga alagang kambing. Ito ay dahon ng Madre de Cacao o Cacahuate. So napakabisa niyan dahil ito yung mataas sa cord protein. At ibigay na nga natin yung ating kinumpay kanina na Cacahuate dito sa ating mga alagang mga native na kambing at saka dito sa ating mga alagang tupa. So ito lang yung diskarte natin. Hindi natin pinapalabas itong ating mga alagang tupa, itong ating mga alagang kambing. Kundi naglalagay na lang tayo dito ng pakainan. Ng kumpay dito sa ating pakainan. Ito pa yung tira. Kasi hindi tayo nagbibigay ng biglaan. Inuutik-utik lang natin yung pagbibigay. Kasi naaabot nila. Itong lugar na to, napaka-liit lang yan. Tapos wala ng damo. Tapos dito ay mga fruit-bearing tree, wala din damo. Kaya wala talagang makainan itong ating mga alaga dito sa loob ng kulungan nila. Dito sa pinaka may bakod natin. Yan, wala talagang mapapagkukunan dyan ng anumang kumpay. Kaya ang ginagawa natin talaga is confinement na lang.
nakakulong sila dyan. Tapos, nilagyan natin ng kumpay. Nagdala tayo ng iba't ibang uri ng damo, ng dahon, para ipakain sa kanila. Pero minsan, nagpapalabas naman tayo dito. Pero hindi pa rin talaga total confinement. Kumbaga, may kasama pa rin siyang free range. Minsan kasi pinapasol natin dyan sa labas tuwing hapon kapag di umuulan. Kasama na rin yung ating mga bower na nandun sa kabilang kulungan. So, ganun yung ating discarding ginagawa dito. Pero, yan. Para sa akin kasi, hindi hassle kapag nakakulong lang sila. Hindi natin sila kailangan bantayan. Kasi syempre, kapag ang kambing ay nasa labas, gala ng gala yan. Unlike dito sa mga tupa, ang tupa kasi is ano lang, grazer lang sila. Kung saan lang may damo, kahit andun lang sila maghapon, hindi sila talaga lalayo. Unlike dito sa mga kambing natin, na nakakabot kung saan saan, sobrang layong lupa-lup dito. Minsan umabot dyan sa may gubat, tapos nakakatawid ng lupa ng may lupa, nakapanira ng tanim, kasi inakit talaga nila. Lalo na yung mga puno ng niyog, puno ng saging, kinakit talaga nila yon. Unlike dito sa mga tupa, kung ano lang yung abot na kanilang nguso o kanilang bibig, is yun lang yung kanilang kakainin. Ito, nagpapakabuhay yung ating kambing na nabansot to. Pero nakabawi na siya ng katawan. Kumaganda na yung kanyang pangatawan. Unlike dati talaga na patpatin itong kambing na ito. Kita mo talaga itong likod niya, ito lang yung mataba. Tapos, sobrang payat. Ito lang talaga yung mataba. So, nakailangang purga na tayo sa kanya. Mapaganda natin ito. Iiwan natin yan dito sa ating kambingan. Ano? Kahit pa paano, maganda-ganda na yung katawan niya. Like dati talaga. Tapos, hindi pa rin tayo nagpapula ng native dito, syempre. Dahil yung mga native natin, yan yung mga madaling i-dispose. Tapos, itong mga tupa natin, napakadali lang talaga buhay ng tupa. Hindi mo kailangan ng, kahit hindi mo na nga bigyan ng vitamins, bubuhay ang mga yan. Unlike dito sa mga kambing natin. Medyo namamayat yung kambing natin dahil ulan ng ulan dito sa amin eh. Pero ito'y buntis na. Ito'y si Inhin. Yan, buntis na yan. Oh. Napakalaki ng milk bag nyo. Possible ngayong katapusan yung mga anak. Yan. Tapos yung iba natin mga tupa dito, katapusan din. Mga anak na yung mga yan. Wala yung ating buntis na tupa. Yan, nandun. Nandun yung iba natin tupa. Ito naman yung ating buck, ating ram. Kapag sa tupa, ram. Kapag sa kambing, buck. Tapos ito yung ating ito yung inahin ng ating isang babae. Yan, ito yung isang babae natin. Tapos nandun yung isa nating tupa na buntis. Yan, malaking bagay talaga yung diskarte sa pag-aalaga ng kambing. Kasi yung traditional way ng pag-aalaga is yun nga yung naka-pre-range sila, nakagala, nakatali, nakakapunta kung saan-saan. Yun yung traditional way ng pag-aalaga ng kambing. Pero ngayon, sinasuggest ng mga expert, ng mga matagal na rin sa ganitong larangan ng pagkakambing, na kapag wala kang malawak na lupain, wala kang ektare-ektare na lupain, ay pwedeng yung confinement. Itong ginagawa natin, na magbibigay lang tayo ng kumpay sa kanila. Kapag naubos, kumpay ulit tayo, o kaya naman mag-silage. So, ini-encourage ko kayo na kung mag-aalaga kayo ng kambing, kailangan meron na kayong mga tanim. May mga pag-uuna na kayo ng kumpay para hindi hassle. Kasi sobrang hirap maghanap ng pakain sa ating mga alagang kambing, lalo-lalo na kung tag-init. Pero ngayon tag-ulan, wala tayong problema, napakadami ng mapag-uuna natin. Pero kahit naman tag-init dito sa amin, marami pa ang pag-uunan. So, yun lang. Kailangan natin maging madiskarte. Dahil sa ganitong larangan, kapag di masasama ng sipag, tiyaga at kunting diskarte, ay hindi ka aangat. Hindi mag-i-improve yung iyong kambingan o yung iyong business.
So ayan lang, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta. At paki-like and share na nga rin pala po and subscribe nitong ating YouTube channel. At kung di nyo pa po ako napapalo sa ating Facebook page, yan ang Hiluan Adventure, Your Millennial Farmer. So hanggang dito na lang yung muna yung ating vlog. At hanggang sa muli.